Na pang ilan? Oh, hindi ko naman sa nilalait ha. Pero sinasabi ko lang, si Abalos pang 32. So ibig sabihin, alam na natin na may plano talaga. Okay? Si si Romualdez, tingnan mo. Pangarap ka ba maging presidente? yung, ewan ko to, si Yeda Marie Romualdez, yung asawa niya ba to? At number 42. Oh, si Remulia, number 39. ito pa. Si Bam Aquino, sumapasok pa pala dito, number 28. Ah. Ikaw, mihirit ka pa. Sino pa ba nandito dito? Wala na. Si Banat Bay. Ay, wala. Sorry naman. Okay, ayan. Pero alam mo, merong kulang dito. May kulang dito, ha? Sa tingin ko, may kulang dito. Siguro kulang dito si Bantag. Sa tingin ko, ha? Hindi, ako, kasi may mga nananawagan na tumakbo si Bantag na senador. Sana inilagay. Kaya lang kasi, baka ano ito eh, wala sa, hindi pa nila sinusulat. So, kung wala kang pera, hindi ka makasasama sa listahan na pipirmahan. Pero sana, sa susunod, na pagka survey ninyo, baka naman pwedeng isama nyo si Bantag. Hindi, di ba? Ano sa tingin ninyo? Pwede ba si Bantag? Kasi may, ang mga nakikita ko, ha? Ito, ha? Ito nakikita ko lang to, ha? Nakikita ko na sinasabi nila, tinutulak nila si Bantag daw at saka itong si Tebes. Okay? Ako, basta ano ako dyan, ha? Neutral pa lang ako ngayon pagdating sa ganyan. Although, syempre, ako, definitely, si Bantag magandang addition yan sa Senate. Okay? Oh, 'di ba? Ako sa tingin ko ha, magandang addition 'yan si Banta, si Trixie. Naku, malabo. Wala namang pangarap 'yan, boss. Hindi 'yan politiko si Trixie. Ako talaga si Bantag sa tingin ko pwede. Kung okay kayo diyan, i-hashtag niyo nga diyan for Senate, okay? Si hashtag niyo Senate Bantag for Senate. Oh, i-hashtag niyo. Oh. Okay na si Bantag. Si Tebes, hindi ko, wala akong sinasabing si Tebes gusto kong tumakbo senador, ha? Wala akong sinasabi. Meron lang ako nakikita. Meron akong mga nakikitang nagsasabi niya na si Tebes dapat tumakbo para magkatapat sila ni oo. Sabi nila, dapat tumakbo na lang si Tebes at saka si ano daw tumakbo si pangalan nito si Remulia at para malaman kung sino mas naniniwala ang tao sa kanila. Yun ang nakita ko, minakita ko nagpo-post sa ganun eh. Dapat si Remulia at saka si Tebes tumakbong senador na magkaalam ako kanino naniniwala ang tao. Oh. Si Madam Mocha, ay hindi, wala. Madam Divine, ako na magsasabi sa inyo, we are done with politics. Mocha is done with politics. Ayon na ni Mocha, mas gusto na lang niya magsilbi sa tao nang wala sa politika at gusto na lang niya magmotor. Ako din, kahit po ako, ganun din ako. Wala ako kaming plano ni Mocha tumakbo sa politika. We would rather serve the people outside of politics kasi ayaw namin mabahira ng hindi maganda. Yun po ang medyo masalimuot to eh. Kung hindi ka marunong sumakay sa, sabi nga nila, mamuliti ka sa politika, mahihirapan ka. That's not the, si Mocha hindi ho ganun na tao. So, very, ano ho yan, very straightforward. Pag ayaw niya ang isang tao, ayaw niya. Totoo, walang biro. Hindi yan yung magpapaka-plastic, kakamayan pa, mamano pa. Hindi ho yan, Romualdez. Oh. So, ayan. Bantag for senator. Oh, yan. Oh, yan. Oh. Sige, kung sinong ano, ako, malaya din ako. Kung gusto ninyo, i-hashtag nyo rin. Remulia for senator. Ang hirap dyan, yung talk na wala namang ginagawa. O, pwede rin. Tebes for senator, i-hashtag nyo rin. Ha? Kayo na ang bahala.
Ito, ano lang naman eh, tinitimbang lang natin kung ano ang gusto ninyo. Gusto nyo bang tumakbo si Bantag for Senator? Gusto nyo bang tumakbo si Tebes for Senator? Gusto nyo bang tumakbo si Remulla for Senator? Ah, for Janitor, si Remulla. Banat by for Senator, 10 p.m. to 6 a.m. yung duty. Tutulugan ko sila sa umaga. Oh, ayan ha. Regina Constantino, uy, happy second anniversary. Uy, thank you very much ha. No way to Remulla. Oh, meron hashtag Tebes for Senator. Oh, tingnan mo na. Nako po. Oh. Tebes for Senator, maiba naman. Ay, nako. Sabi nung iba, hindi ako nagsasabi. Baka mamaya. Oh. Eto ba? Meron ako nakita. Eto ha, meron ako nakita kasi na isang news na naman. Grabe, sabi ko. Ay nako, ang hari ng Sablay na si Remulla. Eto na naman. Oh, ayan. Ang dami nagsasabi Tebes for Senator. Oo, anak ng weteng. Oo. Hindi ako yan ha, baka sabihin nyo na naman ako yan. Oh. Pero Remulla nagsasabi for janitor. Huwag ganun. Oh. Ay grabe oh. Oh, oh. Si Isko, ay si, ako kukumbinsihin ko talaga araw-araw yan na tumakbo si Isko for senator. Ako talaga. Araw-arawin ko yan. Pagdadalaw ko sa kanya, ire-report ko yung sinasabi niyo na gusto niyo siyang tumakbong for senator, ha? Oh. Ito. Panoorin niyo ito, ha? Tingnan nyo na naman kung anong kasablayan na naman to. Tinakot at tinorture para umamin sa krimen at idiin si Congressman Arnie Tebes. Yan ang rebel. Sabi nito isa, natawa ako bigla. Tebes, para ipamuka kay Boying, napalpak siya. Grabe. Nang isa sa mga suspect sa pagpaslang kay Governor Roel de Gamo na kumambyo ngayon sa kanyang testimonya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcantara. Oh, ito, Kuya Arnie. Sino Arnie? Ah, Arnie Tebes. Sorry naman, hindi ko alam. Kuya Arnie daw, Tebes. Sabi dito, Tebes for Senator, Bantag for Senator, Remulla for Conductor, Abalos. Ay, wag ganon. Baka ano naman kayo? Namaya ako na naman ng pagbintangan yan, ha? Oh. Hi there. Pasado alas 10 ng umaga kanina, personal na humarap sa preliminary investigation ng De Gamo Slay case si Jodiel Rivero alias Osmundo Rivero. Si Rivero ang isa sa mga suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo. Naaresto siya ilang araw pagkatapos ng krimen at nangakong makikipagtulungan kapalit ng proteksyon sa kanyang pamilya. Pero ngayong araw, formal lang binawi ni Rivero. Grabe. Ang lahat ng binigay niyang testimonya. Meron po kasing tatlong affidavit na ginawa at isinalaysay si Mr. Osmundo Rivero. Pero ang lahat ng ito ay kanyang inirerekant na. Sa isang counter-affidavit, iginiit ni Rivero na wala siyang alam sa planong pagpatay kay De Gamo. Hindi raw niya kilala ang mga itinuturing na mastermind sa krimen na sina Congressman Arnie Tebes at bodyguard niyang si Marvin Miranda. Naggawa lang daw niya noong ituro ang dalawa dahil umano sa naranasang pang-torture mula sa mga pulis. Tinorture daw di umano ng pulis para ituro si Tebes. Hindi, timbangin natin ha. Kasi eto, sabi ko nga sa inyo, aamin ba to? Bakit siya biglang umamin ng ganun? Kasi nasa custody na siya ng NBI. Kasi alam mo, eto ha. Kung ako, halimbawa ako, kunwari ako siya, ngayon, hindi ako aamin. Alam kong hawak ng gobyerno nito ang police at NBI. Unless, talagang may conviction ka na, alam mo yun? O hindi, paninindigan ko yung totoo. Ha, tinorture lang ako. Hindi ko ituturo itong tao na ito. Oh. Masasabi namin siya ay tinorture sapagkat sangayon sa kanya, sinaknuban siya ng plastic sa kanyang ulo. Nako, ito na naman yung plastic!
Yung mahiwagang plastic. Kanino ba kasi nanggaling yung mahiwagang plastic na yan? At tinalian ng alambre yung kanyang leeg. Hanggang ngayon, pwede nyo makita yung marka sa kanyang leeg. At lumobo ang kanyang ulo. Grabe, lumobo ulo. Parang ako ah. Di naman ako natalian sa leeg. Sabi niya, kita pa daw yung marka sa leeg. Diba? Na tinorture siya. Sana pinakita, no? Sana may picture, ano? Para talagang ma-prove na grabe, no? Alam mo, this is something really, ano, ha? Really nakakagulat, di ba? How come it is happening now sa bansa natin yung ganito? Di ba? Hindi, kasi it's very convenient. Oh, napakadali na ituro na lang si Tebe sa panahon ngayon. Bakit? Winasak na ni Remulla tsaka ni Abalos yung imahe ni Tebes eh, di ba? So, pangit na siya sa itsura ng tao. Winasak na ni Remulla eh. So, andaling ituro na lang si Tebes kung talagang siya yung killer. Andaling ituro na lang eh. Di ba? Isipin mo yun. O eh, bakit ka tatayo pa sa katotohanan? Isipin mo na maigi yun. Bakit ka pa tatayo na sasabihin mo tinorture ka? Eh, andali-daling ituro na lang. Sige na nga, okay na siya na may kasalanan. Para makalusot na ako. Kanina, naghain na ang kampo ni Rivero ng petition for habeas corpus. Ayon sa prosekusyon, pag-aaralan nila ang mga bagong impormasyong ito. Wala sa bansa ngayon si Justice Secretary Boying Remulla, pero sa kanyang naunang pahayag, hindi na raw siya magugulat na may mga testigong papaligtad. Di na daw siya magugulat. Alam niya na kasi. Ito pa matindi ha. Ito pa matindi. Doon sa isang news na napanood ko sa GMA, hawak ng NBI ang anak nito at yung pamilya niya. Yung pamilya niya. Kasi daw, bibigyan daw ng protection according to Remulla. Okay? According to the secretary, bibigyan ng protection. Sabi ko nga, kung ako ay mahinang nilalang at gusto ko na lang sundin yung ano, eh, wala na. Bibigay na ako dun. Minsan sabi nga nila, yung anak eh, at saka yung asawa, pwedeng ikaw maano ka na, pero yung asawa mo at anak mo, hindi mo ano. Kaya lang, ano eh. So, ibig sabihin, no, mahirap po sa kanya yung magsabi ng katotohanan. So, hindi niya gagawin yan dahil lang gusto lang niya mag-imbento. Di ba? Sa mandaling salita, hindi ho siya mag-iimbento at sasabihin niyang, hindi, tinorture ako. Eh, hawak nila yung anak ko eh. Hawak nila yung asawa ko eh. Di ba? Bakit ko gagawin na magsalita laban sa kanila nang walang basihan? Ituturo kong nasa gobyerno, eh hawak ng gobyerno yung asawa at anak ko. Isipin nyo maigi yun ha. Kaya nga medyo mas naniwala ako dito eh, kesa doon sa paratang ng iba, di ba? Mandali nga. Ipakita natin tong ano, pasensya na, medyo mas maganda pala yung pagkabalita ng ano eh, ng GMA. Mas detalyado ho yung balita ng GMA. Wait lang ha. Ito, pakita natin ha. Ay, saan na yun ha? Ay. Wala. Sandali. Mukhang na... Wala. Ay, wala. Hindi ko pala na-download. Anyway, yun nga po yun ha. So, yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo na kaya sa akin, parang medyo leaning ko is mas naniniwala ako na doon sa teorya na tinorture siya. Kasi hindi siya magsasalita ng ganyan kung hindi eh. Diba? So, ewan natin ha. Ewan natin. Pero ito, meron lang ako ipapakita sa inyo ha. Ito.